bumili tayo ng pentol. Ang pentol, gagamitin natin daw para matanggal natin yung background niya. Magawa natin yung white background. Ito tayo mag-start sa bandang ilalim. Yan, click natin. Tapos, click tayo dito sa bandang taas ng balikat. Para ma-curve natin itong linya. Para ma-curve natin ito, kailangan natin i-click itong bandang itong gitna ng guhit. Ayan. Tapos, i-hold natin siya hanggang dito yung control. Hold lang yung control, may gagalaw natin siya ganyan. Tapos, pa-click naman tayo ulit dito sa hanggang sa mapalibutan natin siya. Dito, pakunti-kunti lang muna para mapantay natin ng pag-crop. Zoom in uli natin para mas makita natin. Curve yung control, tapos taas. Ano, okay na to. Click. Okay, undo. Pag ganun nagkamali, pwede naman natin undo. Gamit yung control, alt, tsaka zoom. Yan, mag-undo siya. Tapos, sabi rin natin i-undo gamit ang control shift. Tapos, click natin yung zoom. Ganun. Click natin itong gitna. Hold natin yung control. Yan. Tapos, click ulit tayo dito sa bandang taas ng ring. Click natin yung bandang gitna. Kaya, hold ulit. Isang control. Ganun lang ba? Para may galaw natin yung may curve natin yung linya. Ayan. Gagawin natin ito. Malapit na matapos yan. Tapos, sa bandang bulan, kailangan natin siyang pagdugtungin. Yung saan tayo nagsimula, ayun, i-click ulit natin yun doon. Tapos, right-click natin dito sa gitna. Itutok natin sa gitna yung arrow natin. Course, tapos, right-click, make selection. Ayan. In-okay natin. Tapos, i-click natin yung Control-J. Para magkaroon siya ng clone. Parang yung kopya o clone. Control yun. Pwede rin, parang copy-paste lang din naman yan. Ibabak ko. Alt control zoom. Pwede natin, pagkatapos natin i-make selection, yan, di ba? Imbis na control J, pwede naman na control C. O yung copy. Bago control B. Ayun, ganun din ang labasan. Nagkaroon din yun siya ng isang kopya. Ngayon, pag tinlip natin ito, itong ito, matabon sa ito sa background layer, pag tinlip natin yan, no? Kibigyan, wala na yung background niya. Na natanggal na nga natin gamit yung pen tool. Pag yan, ayan, okay na. Pwede natin siyang ilagay din sa yung unang natin ginawa ng gumawa tayo ng 2x2 kanina. Okay. Ilipat natin siya doon gamit yung move tool. Ito. Click natin siya, dadali natin dito sa ginawa natin template kanina na 2x2. Bago, like na natin itong game natin ito kailangan. Tapos, control key para igalaw natin siya. Yung pre-transform o control key. Yan yun. Ang pagdaman nito, dito tayo kukuha sa pinaka-solo, hindi pwede sa gitna. Pwede natin hold natin yung shape. Tsaka shape, hold natin. Pag yan natin para, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, o. Tapos, lakihan natin.
Gamit yung mahal ko yung ship art at saka ship para sabayan, para yan. Itindihan natin yung laki niya sa 2x2. Tansya ko ilan, okay na to. Kung ganito, okay na. Update natin itong inject. Okay na siya.